Magandang araw, narito ang magiging lagay na ating panahon ngayong gabi hanggang bukas at sa darating ng Martes hanggang Huwebes. Sa ngayon ay patuloy tayong nagmamonitor sa isang low pressure area at kaninang alas 3 ng hapon, ito ay tinatayang nasa layang 625 km ang layo silangan ng hinatuan Surigao del Sur. Bagamat maliit ang chance ang maging bagyo, inaasahan na magdudulot ito ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa eastern at central Visayas, sa northern Mindanao, sa Caraga at sa Davao region ngayong gabi. Pinapayon yung mga kababayan natin dito sa mga nabanggit na rehiyon na maging alerto sa mga posibleng pagba at pag-uho ng lupa at patuloy na mag-monitor sa localized thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas ang ating mga PAGASA Regional Services Division sa Visayas at sa Mindanao area. Bukas naman, inaasa na generally maliwalas ang panahon sa nakararaming bahagi ng Luzon, maliban na lamang dito sa may bandang Bicol region na inaasa nating magiging maulap, may mapag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Mas magiging malawak naman ang maapektuhan ng trough ng low pressure area bukas, inaasa na magiging maulap, kalat-kalat ang mapag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa buong Visayas at Mindanao. Samantala, bagamat wala tayong nakataas na gale warning, iba yung pag-iingat po sa mga kababayan nating papalaot, lalong-lalo na yung mga mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Inaasa na magiging maalo ng mga karagatan dito nga sa silangang bahagi ng Southern Luzon, ng Visayas at ng Mindanao. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally magiging katamtaman hanggang sa maalon po ang mga karagatan. Ang Global Spectral Model, isa sa mga numerical weather prediction models na ginagamit ng ating PAGASA weather forecasters, nagpapakita ng wind forecast simula po ngayong araw hanggang sa darating na Miyerkules. At mapapansin natin, no, bagamat bagyang humina ang amihan, inaasahan na ngayong Linggo ay muli na naman magkakaroon ng panibagong bugso at initially maapektuhan ang Northern Luzon area. Samantala, yung binabantayan naman natin na low pressure, posibleng matunaw or kumilos naman patungo dito sa may bandang Mindanao area within the forecast period. Kaya't ang lahat pa ay pinapayan na patuloy na magantabay nga sa update ng PAGASA hinggil sa naturang sama ng panahon. Sa ating 3-day weather outlook sa mga ilang piling lugar dito sa ating bansa, sa Metro Manila, generally maaliwalas ang panahon sa darating na Martes, subalit asahan na magiging maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog, then gradually improving ang weather sa darating na Huwebes. Samantala, sa Baguio City naman, dahil nga binanggit natin yung possible surge ng amihan ngayong week, inaasahan na generally maliwalas ang panahon sa darating na Martes at Miyerkules, maliban na sa mga ilang pulupulumay ng pag-ulan, then magiging maulap, may mga pag-ulan sa darating na Huwebes. Samantala, sa Legazpi, patuloy nga yung maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa darating na Martes hanggang Miyerkules. Ganun din sa Cebu, then gradually improving ang weather sa darating na Huwebes. Samantala, sa Davao, maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa Martes, then gradually improving ang weather sa darating na Miyerkules at Huwebes, maliban na lang sa mga ilang pulupulong dagli ang pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o gabi, dulot naman yan ng mga localized thunderstorm. At dito sa Metro Manila, ang araw ay lulubog, may alas 5:51 ng hapon at sisigat bos ng alas 6:25 ng umaga. Karagdaga impormasyon online hinggil sa magiging lagay ng panahon ng iba't ibang bahagi ng ating bansa, 4-day weather outlook at lagay ng panahon ng mga karating bansa dito sa Asia, mangyari lamang bisitahin din ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.